afternoon sa inyo mga batang Superbook. Kamusta kayo? I'm your super host for today, Kuya Brian. And welcome once again to Superbook Academy. Kung na-amaze at natuwa kayo sa nakaraang Superbook Academy natin, ngayon naman, pag-aaralan natin ang koneksyon ng mga mahahalagang event sa Bible patungkol sa pagsilang, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Oo, magkakonekta yun. Ano, handa na ba kayo? Kasi ako, handa na. Let's watch this! Ang inyong mga anak ay lagi kong paglalabanin. Ang kanyang anak ang tuturog sa iyong ulo at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Nung sinabi ng Diyos sa Ahas na tutuklawin mo ang sakong niya, tinutukoy ng Diyos ay ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Dahil sa pagsuway, tayo dapat ay namatay. Pero ang anak ng Diyos ang namatay kapalit natin. Pero hindi doon natapos ang kwento. Napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan. Ipinanalo niya ang laban para sa atin. Siya ang nagbayad sa mga kasalanan natin para ang sino mang magtiwala sa kanya ay mabubuhay na walang hanggan. Sa Hardin ng Eden, nung sinabi ng Diyos sa Ahas na ang anak ni Eva ay dudurugin ang ulo niya, binabalaan niya si Lucifer. Darating ang araw at magkakaroon ng huling paglalaban. At sa laban ng iyon, tatapusin na ni Jesus si Lucifer habang buhay. Pagkatapos nun, ibabalik tayo ng Diyos sa kaharian niya kung saan mamumuhay tayo gaya ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Walang takot at puno ng pag-ibig. Maaaring sa pagsuway nagsimula ang kwento natin. Pero kinumpleto ito ng kapanganakan. Kamatayan, pagkabuhay, at muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Wow! Na-enjoy niyo ba yung pinanood natin? Ano sa tingin niyo ang matututunan natin sa video na yun? Nakita natin na si Adam and Eve committed a sin dahil sa disobedience nila. And because of this sin, napaalis tayo sa Eden kung saan meron sana tayong buhay na walang hanggan at kasama natin si God na naglalakad lang kasama natin sa Eden. Malungkot na pangyayari ang pag-alis ng tao sa Eden. Pero, buti na lang! Ang good news! Hindi natapos ang Bible sa kwento sa Eden. Kasi, fast forward, sa New Testament, makikita natin sa John 3.16. Oh, marami sa inyo, favorite verse to. John 3.16, sabayan nyo nga ako. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, that whoever believes in Him will not perish, but will have an eternal life.
Okay? Dahil mahal na mahal tayo ni God at ayaw niya tayong mamatay o makasama si Satan. Okay? When we die, pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak. Sino yun? Si Jesus. Okay? Para iligtas tayo sa kasalanan na minana natin kay Adam and Eve at patawarin tayo sa mga kasalanang nagawa natin. Mm-hmm. And that is God's invitation to us. To believe in Him, repent for our sin, and follow Him for the rest of our life. Mm-hmm. I'm inviting you. Can we take this opportunity to do that? Whoever's watching this video, I invite you to pray with me. Huwag mo munang pansinin yung mga kasama mo. Okay? O yung mga ingay o yung gulo sa paligid mo. Samahan mo ako. Magdasal tayo. Panginoon, aming Diyos, salamat sa mga natutunan namin sa araw na ito. Ako po ay nagpapasalamat at hindi mo kami pinabayaan. Dahil sa pagmamahal mo, You died on the cross to save us. Kaya simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagawa ko at iiwas niyo ako na magkasala muli. Iniaangat namin lahat ng ito sa ngalan ni Jesus ng aming Panginoon. Amen at amen. Wow! If you pray that prayer with me, pwede pong palakpakan mo yung sarili. Okay? Salamat. Okay? Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw to. At ayan, we hope and pray na may natutunan kayo at tinanggap natin sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Now, always remember that Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Okay? See you all next week for more of the Superbook!